Dito sa early stages of the game, nakakatakot ang early game ng Blacklist internationally. It's all about execution to hold the line, and for the late game, they could potentially take it from there. Same storyline, early game Blacklist, late game Exe. Here we go. Execration one game away. Blacklist International Agents, kailangan nang itaas ang inyong mga kamay at ibigay sa kanila ang energy ball. Makikita na ba natin ang bagong kabanata sa mundo ng MLBB Esports? May napaganda ng story. Exactly. Pag-isipin mo na match point ulit ang Execration, tapos yung pag-control nila sa draft, pati yung mismong hero sila, sobrang gaganda para sa kanila. Sobrang meta, kabisado pa. But, if you look back, nandito sa gantong pwesto ang Blacklist International. At kung hindi ako nagkakamali, Franco pa rin ni Eson yung nagbago nun. Ito yung destiny draw. Oo. Ito yung best card ng nag-iisang Eson Esports. Tinanong siya ni Bonchan, Eson, kung ito ang final game mo, ano ang gusto mo? Franco. Franco. And whenever na nagiging Franco si Eson, nagsasign kadalasan si Oh My Venus on the PNK. That's here right. We go. Hindi ito yung first time na ginamit nila yung post for Popolin Kupa na may kasamang Franco. Yeah. Yung lock single target na initiations at pag-control ay nandun sa side ng Blacklist International. Pangatlong beses ni Eson sa MSC. Ito na ba ang pagkakataon? Dadalhin ba tayo ni Eson sa Hook City? Tignan natin yung mga spells. Apat na flickers para sa Blacklist International. Pinag-uusapan natin kanina na madalas na sa defensive side ang Blacklist. Ngayon, with the four flickers na meron, mukhang aksyon ang gusto nilang mangyari. Nakaapang si Ito Max na first blood, si The Queen. Medyo hindi na respeto doon ni Oh My Venus yung poke potential na manggagaling dito sa mga support ng Execration. Yes, nakapag-flicker out siya doon, pero umabot pa rin yung normal attack dito ni Ito Max. Yeah. That's very unfortunate dito para sa side ng Blacklist International, given na sila dapat ang nagsiset ng tempo ng laro na to. Ngayon, Rob Luna, kung ikaw ang Exe, kapag may kalaban ka na laging nag-roam na, well, si Eso, nakakatakot talaga yung Franco niya. Anong mindset ngayon dito ng Blacklist? Anong mindset ngayon ng Exe? Iwas po, soy lang ba dapat dalawang teams? Malaking factor dito is actually si Chakno. Kasi siya yung magpo-provide dito ng vision kay KelVJ. Katulad ng ginawa nilang ngayon, that's one of the reason kung bakit hindi ma-hook ngayon dito ni Eson yung mga perp, or rather yung buff dito kay KelVJ para ma-halt yung progress ng Brody. So hindi ma-delay si Kel, yun yung mission kasi ni Eson dito, delay the buffs at i-reset yung mga orange at saka may mga purple. KelVJ on the Brody, mukhang gagawa sila ng move sa may top lane. Sinisepat na lang sa si Ob. Maghintay sila ng level 4 ni Kelra. Tapos ito na, go time! It's go time. Oh, heavy sa in level 3. Naku po! Chang'o Meteor Shower! At tama ang prediction mo, Wolf. That is the first blood. Sinabayan nila yung pag-take ng Blacklist ng Turtle. Ang ganda nung timing. Not only hindi pa level 4 doon si Oheb, is sinook agad ni Chakno yung mga damage ng early towers. Kaya nag-dive in nila. Yeah. Kahit nag-flicker out doon si Oheb, saktong-sakto yung mga asin dito ni Kelra. Sobrang ganda nung gantong adjustment mula sa Execration kasi binibigyan na talaga nila yung lane ni Oheb. Binibigay din nila yung Turtle. Pero okay lang kasi ito talaga yung priority, Operation Oheb sa Blacklist. Oh, talagang tuloy-tuloy pa rin ang panggagamol ng Exe sa top. Even though nawala ang dalawang players nila sa gitna, hindi nila tinitigilan si Oheb. Ang laking problema ng Meteor Shower dito ni Kelra. Though, Blacklist International, nakakuha naman sila ng trade dun sa mga kills na nangyayari dun sa top lane. Nakuha nila, na-secure nila yung Turtle, but the headline of that skirmish is na unti-unting nauubos yung mga energy shields dito sa side ng Blacklist International. And we all know, pwedeng just simply na lumipat lang si KelVJ on the bottom lane and just get for a gold from there. Kung titignan mo rito, almost 1,000 lead na dito ang Execration. Bihira natin makita si Oheb sa ganitong sitwasyon. At bihira din natin makita ang Franco ni Eson. Muntikan ko na siyang tawaging Eson ni Franco. Na ganito, na nawawala, na at hindi nakakuha ng magagandang hooks. Sa ngayon pa lang, inisip ko na kinikilabutan ako kay Eson. Going for his third finals appearance sa MSC. 2017,
laban sa IDNS 2018 laban sa Bren Esports or Aether noon. At ngayon, pangatlong beses laban sa Execration. Dalawang beses so far siyang nag-second place. Yeah. At sa huling chance, gagamitin niya ang kanyang signature hero na Franco. Ito na. Actually, even though nalulugi ang Blacklist sa top lane, si Wise ay hindi natin nakikita dito sa gitna na nagdo-dominate. But again, it's the same story. Yung series na ito, Blacklist is winning the early game. At unti-unting nakakuha ng clutch moments ang exe. Kailangan pang umiwas ni Blacklist sa ganito. Papasok si Renjo. Wise will target the turtle. Pero naku po! Na-split! At ngayon, mukhang libre pa yung turtle. Tignan mo yung Rafaela ni ito. Max, normal! Sino makakakuha? Si Renjo. Si Renjo pa! Oh no! 3-6 lamang ang Execration. Tatlo ang nawala sa Blacklist. Sobrang unfortunate yon dahil doon sa split-split na ginawa ni Renjo, not only getting the turtle, napatay din nila doon si Wise. And yung part na kailangan ng Blacklist International lang mag-set ng tempo, get ahead against Execration dito sa early stages of the game, parang unti-unting nawawala. Execration pa mismo ang nagsiset ng tempo. I'm pretty sure na si Ducky ay mag-agree sa akin pag sinabi ko na prove na talaga ni Pac Bates na siya ang drafter of the universe. Kung gaano kaganda yung kanilang order of picks laban sa Blacklist International. Iba. Nagmumukhang komportableng Execration kahit pa yung Blacklist ay nalalaro yung laro nila. At ipipilit ang Blacklist ang pag-abol dito. Napakagandang time journey mula kay Jack Lu. Ang unang laban ay ating matutunghayan. Buhay pa si Renjo pero nanggigil na ang Kuya Edward Nyo. Sumasapak sa back. Left jab, right jab. Hila mula kay Jack Lu. But Edward will take that double kill. But counter go mula sa side ng Exe. Nawala si Wise pero si Edward na lang ang natira. Gaano kalakas ang sapak ni Edward Pacquiao. It's 2-2 para doon sa nangyaring skirmish. Wow, sobrang ganda ng layering of skill na ginawa doon ng Execration. Start with the times journey doon ni Chaknu. Hindi pa nga sila tapos dahil gusto pa nilang basagin itong gitna. Though, oh my Venus. Papalag, flicker in kay oh my Venus. Galit na ang chichudog ng Reyna. Meanwhile, Kill BJ with the torn apart memory para doon sa outplay. At nandoon din yung next outplay ng Exe. Sapak laban sa sapak. Eye for an eye for both of the teams. Eto Max with the plays. Bago yung nangyari play na yun, naka-double stun siya gamit yung ultimate. Kaya naka-double kill si Kill BJ. At susugod pa rin ang Execration. Hindi pa tapos. Akala natin kailangan huminga ng bawat isang team. Pero kada pitas ng isa, meron pang counter go yung isa. Ito ang problema, na-overwhelm sila masyado dito ni Renjo. Yung part na tinatambayan lang sila rito ng gulaman na to, itong gulo na yan, literal, magulo. Ang gulo niya! Ang gulo-gulo mo! Si Kelra, na meron ng Ice Queen 1, pati Glowing 1, double 1 in 6 minutes. Paano ka ngayon makakapwesto? Execration ang sabi nila ang butas na pwede nating i-abuse sa side ng Blacklist International ay yung gold lane. Yung gold lane talaga. Tingnan mo, ngayon ko lang nakita yung attack speed boots. Yes. Ni Kelra. Sweep boots. Sweep boots. Mabilis. Kasi nagpo-push sila sa top. Yes. Oh my. Blacklist International, tama ka na, overwhelmed sila dito sa mga biglaang team fights na pino-provide ng Exe. Nakikita natin yung mga biglaang flickers ni Oh My Venus, may nakukuha sila. Pero biglang nandoon na din yung Execration na okay na yung dead timers, tapos may counter go. Katulad ng ganito, pinofocus sila dito si Renjo, pero pagka nag-split-split na siya, nag-ultimate na siya, nasayang yung mga ultimate dito ni Esson. Magulo talaga si Renjo habang ito na naman yung pilit team fight ng Exe dahil effective yon. Hindi na mapigilan yung damage shotbot ni Kel. Yataps si Wise. Ito yung nakita natin from before na meta kung saan malayo pa lang ninonormal ka na or ina-atake ka na with the Chang'e Meteor Shower tapos may konting slow or control mula doon sa ating Rafaela. Tapos yung Torn Apart Memory, nakita mo na kahit mag-times journey ka, hindi nila kailangan ng stun. Oh. Ito kasi problema di ba? Pagka ginamit nila yung mga ultimates nila Esson dito sa glue na to, nagkakaroon ng mga libre na mga space dito. Not to mention Kiel BJ during the team fights, sobrang libre siyang gumamit ng mga abyssal strike yeah. At
layering, nilayer niya yung mga vessel mark niya to the point yung torn apart memory niya hindi na kinakaya dito nila Oh My Venus. Actually, speaking of Oh My Venus, nakakuha sila dito ng bahagyang pick-offs sa gitna. Si Oheb may damage output na itabla niya pa, naka-mystery shop siya, may item na rin yan mamaya. Itong laban na to talagang slobber knocker. Lahat ng parte ng mapa may aksyon. Pero ang nangyayari kasi is, kada pitas, sino na nakukuha ng magandang punish? Sino na nakukuha ng magandang objectives? Hindi pa natin pwedeng masabi na solid nga yung lamang na execution. Kasi 2,000, quietly, nakabawi ng kaunti yung Blacklist International. 2,000 na lang yung lamang na execution. At mapapatanong ka, enough ba yung gantong lead ng execution para maging komportable sila? Yeah. Ang crucial kasi, kahit anong mangyari, kahit walang item si Eson, basta meron siyang flicker at ulti, sure na sure may makokontrol ang execration. Hindi nila kayang idigi yung suppression ng Bloody Hunt. Yeah. That means na no matter what happens, si Eson pwedeng makapag minus 1 kung iko-combo nila yon. Kaya nga naman ang execration, hindi sila pwedeng maging kampante sa pagtitok because Blacklist International, they still have a chance to win this. Unfortunately, Eson will miss that one. Nakatingin ang Blacklist ngayon kay Uncle Eson na kay Tito ang lakas pero inila tunaw ang taba ni Eson. Oh no, execration, sila pa naka pick off. Ano kang itutuloy pa nila? Ay. Dahil si Renjoy nakakuha na ng isa, sinong sinasabunutan niya? Nako, ang Reyna sinasabunutan, pero syempre mababa flicker out si Renjo habang si Kiel ay gumagamit ngayon ng kanyang napakalakas na damage para sa Lord na ito. Ito kasi yun eh, it's either hit or miss yung hook dito ni Eson. Pag hindi siya tumama, maghihintay ka dito ng time kung saan na pwede nila na makahook, pero pwede silang maunahan dito nila Chakto with the reverse time. Ngayon, so good dito ang mga members sa execration. Ito na yung kagat ni Eson, pero pitin na yung damage output dahil yung Blacklist kayo, tumatak mo na. Oh no. Tuloy pa rin ang pagsugod ng exe. Dalawa ang nawala sa side ng Blacklist. May kasama pang buff. Execration, kailan nangyari to na meron na silang pang bait tactics? Hindi nila tinuloy yung Lord kasi alam nila pwede sila mag-punish at mas maganda pa yung makukuha nila. Oheb. Lalaban na lang Queen Ersa na! Oh no! 10 Bits Productions para sa Blacklist! Uuwi ba tayo ng maaga? Pilipinas! Execration ngayon! Buhay pa ang lima! Walang minions though! Eto na! Galit na ang Reyna! Pinalabas na! Ang popol in kupa na to. Pero tatlo ang wala ngayon sa Blacklist International. Still, execration, nirirespeto nila yung comeback capability ng Blacklist International at pwede naman nilang kunin muna tong Lord dito and from there, pwede nilang sunod-sunurin yung kanilang kalamangan against Blacklist International. Chuck Mamba, zero deaths on the diggy. At ngayon nagpapapersa ng execration yung pagtutulungan nila sa isa't isa, pagbait nila, sobrang crucial. At kapag si Eson ay napaangat, kahit nga CEO, anybody from Blacklist International na napasama ng pwesto, quick to punish si Chakdo gamit yung reverse time. Kasi nga naman, meron din siyang Aegis, pati Time's Journey. So, nandun ang sustain. Oracle first item. Look, from Chakno. Not only that, look at the items dito ni Kel. Halos lock item na dito. Yung isang Chango na to. That's one of the reasons kung bakit ang bilis nila mantunaw dito sa members ng Blacklist. Is this it? Ito na pa ang final hurrah. Level 1 Lord pa lang ito eh. Ayun na! Yung hila! Hinila pa si Renjo yung pinapakunat! Pero ayun yung kagat ni Eson dito! Nagamit pa nila yung damage out ng tower. Meanwhile, 30 seconds down si Renjo, Blacklist International, unang pagdating ng Hook City ni Eson. Like we said, pag may na-lockdown, may pangtunaw, nandiyan si Oheb, gamit ang Lunox. No matter what happens, merong chance na ma-minus 1 ang execration. Isa na naman, second attempt! Oh! Dulce! Hila-hila Dulce! Yatap si KLBJ! Ito na yung paghabol ng Blacklist, pero yun yung meteor shower! Ang pagbango ng api! Ang paghiganti ni Kelra! Dalawa this time ang nawala sa Blacklist, pero tatakbo pa rin sila! Execration! Hindi tumama ngayon ang hook ni Eson, pero super slow mula syempre kaya na ito, Max! Yun yung counter go! Ohe, pumasok! Pero nako! Sumugod ang Execration! The supports are real! Nandito pa rin si Renjo! Super healing galing! Mula kay Chuck Mamba, godlike si Kelra, at mukhang ubos ang Blacklist International. Drip
triple kill ang nangyari. 24-10. Ngayon pa lang mabubuhay si Navinus. Wala pa namang minion dito, Menjin at Wall. Back to back yung magagandang mga hook doon ni Eson. Pero yung paghabol nila doon sa Execration, Kelra, sakto yung cooldown ng Meteor Shower niya. Tinunaw niya ang mga members dito ng Blacklist International. Ngayon, si Renzo ang nandito sa gitna. Oh, alam ng Exen na mag-aabol dito yung Blacklist after ng second hook. Kaya lumaban na lang sila. Sabi nila, laban lang! Walang atrasan! At ngayon, X-shot! Si Eson, X-shot shot talaga! They're not taking away their shot! Dahil naku po, eto na ba yun? Eto na ba yun? Execration! Unti na lang yung base! Hiccups na Ruby DD play! Naku, mabubuhay pa ang base ng side ng Blacklist! Pero Meteor Shower coming in! Damage shot mo lang kay KLBJ! Pinipilit na ngayon ng X yung base! Pero hindi na magigiginap yung damage ni Wise. Pasok na lang si Edward. Tatlo ang nasa side ng Exe. Nabuhay. Abis stun. Oh, Heb. Mapapa. Oh, no na lang. Tuloy-tuloy pa rin ang gera. Yung base. At Gelra. Maligayang pagdating sa lupon ng Execration. Your MSC champions na 2021. Ang pagbawi ng Execration sa Blacklist International na ulit muli ngayon dito sa MSC 2021 on the Grand Finals.